Isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, January 29, 2022. Para po sa ating pagninilay, para po sa unang pagbasa sa araw na ito. Ito ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 12, verses 1 to 7, and then verses 10 to 17. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Sinugo ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating dooy, sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinainom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ni Yahweh. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ni Yahweh, ng Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari ng Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo sa Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at tinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Muli, isang magandang araw sa inyo pong lahat. So, sa pagpapatuloy po ng kwento ni David bilang hari, kung saan kahapon po no, kung ating babalikan ay may ginawang kalapastanganan o paglabag si Haring David. Sa kwento nga po no, dito ay inahalin tulad na sabi ni Nathan, no, isang propeta na isinugo ng Panginoon para iparating kay David no yung mensahe na hindi ito nagustuhan ng Panginoon, na kahit na no anong lihim no, balikan natin no, kahapon ay sa kwento ay sinipingan ni David yung asawa ni Urias at ito po'y nabuntis, at para pagtakpan yung kanya pong ginawang kasalanan o kamalian ay hinangad niya na mapatay si Urias sa labanan para matabunan no, at wala nang makaalam pa ng kanyang kasalanan. Pero sadya pong walang naitatago
no, walang maililihim sa Diyos. Hindi man may, makapagtago man tayo sa tao, pero kahit kailan hindi tayo makakatakas sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating iniisip, hindi lang yung ating ginagawa sa panlabas, maging yung nilalaman ng ating puso, alam na alam po ito ng Diyos. Kaya't ngayon ay pinaparating sa pamamagitan ni Nathan yung sa loobin ng Diyos. Hindi niya nagustuhan, kung kaya may kaparusahan na naghihintay, no, sa ginawa ni David. Eh, kung tutuusin po, no, sadya talagang sa atin po mga ginagawa, no? Kaya kailangan talaga pag-isipan natin ng mabuti, dahil anuman ang ating gawin, anuman ang ating sabihin, may maaapektuhan at maaapektuhan. Hindi lang ito basta usapin na buhay ko to, katawan ko to. Minsan sinasabi nga natin, ganun yung nagiging prinsipyo natin, no? Pero madalas na kakalimutan natin, may mga taong maaapektuhan, may mga taong masigit, no, na magdurusa kaysa sa atin, na tayo naman talaga ang gumawa. Halimbawa, no, kaligayahan mo yung maglasing, kaligayahan mo yung magsugal. Totoo naman po yun, no? Pero yun nga, kapag na-bankrupt ka, kapag lumubog ka sa utang, kapag nagkasakit ka, sino ang naaapektuhan? Sino ang naaagrabyado? Di ba, mga anak mo na dapat ay nabibigyan ng magandang kinabukasan, pero ano nangyari? Di ba, dahil sa iyong kapabayaan, dahil sa iyong mga ginawang desisyon, sino ang nagdurusa? Di ba, ang pamilya, no? Yung mga tao sa paligid mo. Pero nung ginawa mo yung kasalanan, sabi mo ikaw lang yon, pero yung totoo, ikaw lang yung, sabihin natin po, no, ikaw lang yung nagpasarap. Yung sabihin ngayon po, no, sa minsan nagtataka tayo, no, na bakit yung mga bata, bagong panganak o bata pa lang, kung ano-anong sakit na yung mayroon sila, di ba, no? Pero kung babalikan natin, bakit, ano ba ang ginawa natin? Ano bang ginawa madalas sa mga kababaihan? Diba, kung ano-ano mga pills ang tinuturo o iniinom para lang ma-maintain yung kanilang figure, no, para hindi mabuntis. Pero lason, eh, nagiging lason kasi chemical, diba, no, pumapasok sa katawan. Tapos yun nga, dahil para hindi mabuntis, so magtitake ng mga pills, pero tuloy pa rin sa pakikipag tagpo, no, pakikipagtalik sa kung kani-kanino, at kapag nabuntis na, ayun, sa sino ang nag-ihirap, sino ang nakakaranas ng mga consequences? Yung mga anak, yung mga bata. Kaya nga dito po, no, dahil sa ginawa ni David, so yung anak yung namatay bilang, no, kumbaga pagdidisiplina ng Diyos kay David. At sana, at yun nga po ang kagandahan din dito, no, kay David, ay na-realize niya ang kanyang pagkakamali at tumingi siya agad ng tawad sa Diyos. At talaga namang napakabuti ng Diyos, dahil pinatawad niya si David. Pero kailangan pa rin harapin ni David yung mga consequences ng kanyang desisyon. Ganun din, no, sa atin, nawa, hindi ibig sabihin pinatawad na tayo eh burado na lahat at balik sa dati. May mga consequences po ang ating mga nagiging pagkilos. May mga dapat ito na kumbaga mas maging responsible tayo sa pag-ako ng ating pong mga ginagawa. Yung mga pagpapasarap natin, akala natin tayo lang. Pero sana nga po, no, matuto tayo, no, para wala nang ibang madamay, wala nang ibang maapektuhan, lalo tigit, wala nang ibang mahirapan dahil sa atin pong mga desisyon. Napakabait po ng Diyos, at huwag natin niyang kalilimutan. Tanging ang kailangan lang natin talaga ay pagsumikapan na maging tapat, no? Kasi kung paano ang Diyos ay laging tapat sa atin, nawa tayo din po ay maging tapat
sa kanyang utos sa atin, no? Sa yung katapatan natin na nawa ay ibigay natin lagi sa Diyos. Mahirap man, pero huwag tayong mahiya na lumapit sa Diyos kapag tayo po ay pumapalpak, kapag tayo po ay nagkakamali. Dahil handang-handa naman itong patawarin at unawain ng Diyos. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat.